Okay, yan. So, inuna ko muna guys yung ano, JBL. Ang kita nyo naman, JBL. So, siyempre, props lang yan. Kasi hindi naman ganyan ang itsura ng JBL talaga na original. Okay, so, DIY amplifier to guys. So, isang DIY na power amp. Okay, so, ito isa to sa dinala ni Sir Manny. Bilyarial, ano ba yun? Yan, i-plus ko na lang yung kanyang profile picture sa screen. So, inuna ko muna to kasi na-excite ako na buksan at alamin kung ano yung nilalaman niya. Okay, so yan ang mukha niya. Yan. Ito, ano pa nga siya? Isa na lang yung tornil na nakalagay. Yan. At silipin natin yung likod. Yan. Ito yung kanyang likod. Okay. So, tanggalin na natin yung takip. Kaya yatang kamay na. Ayun, kaya. Lustrid pa yung tornilyo. Nag-iisa na nga lang. Lustrid pa. Ayan. Oops! Ayan, yun yung kanyang loob. Puro na dumi. Puro na alikabok. Yan siya. So, ang laki ng capacitor na ginamit. Ilang microfarad kaya to. So, yun. Nasilip natin. So, 10,000. Kita nyo ba? Ano no? 10,000 by 100 volts. Para 100 volts yata. Ayan siya. So, ano to guys? Vintage na capacitor. So, ang laki. Ayan siya. Tapos, yung kanyang mainboard ito. Mainboard. Dalawa, siyempre. At ito yung kanyang output o yung power transistor. 2922. Nasilip niya ba guys, oh. Ayan, 2922 lang yung kanyang ginamit. Sanggita niya ba guys, oh. Ayan. So, ang alam ko, nasa 250 watts ang isa nito. Okay, so, ang complain ni, ano, Sir Manny. Okay naman, tumutunog naman daw to. Ang problema lang, ang lakas daw ng humming. O ang lakas ng ugong. So, di pa nga daw... mayroon daw tumingin na nito at pinapabilin daw sa kanila yung ganito. Gusto daw pabilhan ng ganitong capacitor o gustong papalitan. Ayan. So wala pa naman daw siyang pambili kaya hindi muna niya binili. Guys, linisan ko muna, hanginan ko muna tapos balik na lang tayo mamaya. Pero try muna natin i-power on. Baka wala siyang power. Ayan, naka-plug in na. Power on natin. Ayun. Mga pagaspas ha. Lakas ng blower oh. Blower pa lang, may sounds na. I-try lang natin yung paraan dito na yung lumang paraan. Kung paano siya mawala yung ugong. Ayan. So, try ko lang kung uobra. Okay, bago yun, linisan ko muna tapos yeah, syempre abangan nyo yung technique na yon kung ano, so panoorin nyo lang yung video hanggang dulo, so isishare ko sa inyo kung paano mawala yung humming or yung ugong. Okay.
Okay, ayan. Nahanginan ko na. So, matagalan nga lang kasi naglaro pa ako. Okay. Ayan guys, try muna natin kung mayroong DC or AC out yung speaker output niya. Kasi pagkaganyan may humming or ugong, malamang mayroon yan AC or DC out. Okay, so at i-testing na rin natin sa speaker kung talagang may ugong. Sa sound check na rin natin. Okay. Ayan. So, ayan, na-plug in ko na. Power on natin. At nilagyan ko na rin ng nilagyan ko rin ng speaker wire or speaker dun sa kabilang side o kabilang channel. Ayan siya. So, power on natin. Ipatayin mo natin yung volume. Uy! Ayun. So, lumagitok yung speaker. So, ito guys, wala kasi siyang speaker protect or relay. Kaya, natural, pagka pinower on yung unit, meron talagang lagatok sa speaker kang marinig. Ayan. So, dapat nilagyan nila ng speaker protect ito. Ayan. Ay, may speaker na, so dito tayo mag-volume. Try natin i-volume. Ayun. Ayun, narinig nyo ba guys? Yung speaker natin, oh. So, may humming nga. Ayan. Pag hinahawakan, lalong lumalakas. Ayan, ayun natin yung negative. Wala sa capacitor. Okay, so check na natin guys yung output sa speaker. Ayun natin. Check natin yung speaker out kung mayroong AC or DC out. Ayan. Ayan, i-stop ko muna yung tester. Okay, ayan. So check natin kung mayroong output yung speaker out. So siyempre, sundin muna natin yung polarity. So ito yung negative sa baba, positive ba sa taas. Ayan, kanya ba guys, mayroong negative 0.4 volts. So try nga natin i-volume. Okay. Ayan, in-steady ko muna yung test point. Volume natin. Ayan. Narinig niyo ba guys? Umuugong. So, mayroong 0.3, negative 0.3 volts. Try natin yung kabila. Kung ganun din. Ayan. So, di ko lang yan siya guys, nilagyan ng speaker. So, wala. Hindi siya nagbabago pag walang speaker. So, try nga natin lagyan ng lipat yung speaker out. Ay, speaker natin. Okay, volume. Ayan, mayroon din ugong. Check na natin ulit. Ayan, 0.3 din. So, parehas lang, 0.3. Binaliktad. Ayan, negative. 0.3. So, halos parehas lang yung kanyang kanyang reaction sa speaker out. No, sabi ni Sir Manny, okay naman daw yung tunog. Yun lang talaga kino-complain niya. Bakit daw, hello, patayin muna natin. Lakas ng ugong. Bakit daw mayroong ugong? Kasi nakaka-distract din daw pagka, kunyari mayroong event.
or may naka-standby lang yung amplifier na walang music, ang lakas ng ugong. So try muna natin guys, try muna natin yung technique na alam ko. Try lang natin kung pwedeng to, kung gumana. Ayan. Okay, so kapag ka DIY kasi or assembled na power amplifier, kapag nagkakulang kaya ng ano, ng grounding sa chassis or sa transformer, o kahit man yung sa negative connection ng mga capacitor, pati yung sa mainboard, kapag nagkulang ka ng grounding, posible talagang magkaroon ng humming. Ayan. So try natin na mag-connect tayo ng isang kapirasong wire galing dito sa negative side ng capacitor papunta sa ground o yung sa body o sa chassis ng amplifier. So try lang natin. Okay, so ayan guys, oh, binuhol ko muna para sa sample lang naman. Check down natin. Power on ulit natin. Ayun. Lumalag ito. Tapos volume. Ngayon volume. So try lang natin guys i-connect yung wire na ito doon sa body. Try natin dito. Ayan. Yun, nawala. Ayan. So, pwede guys. Pwede yung ganitong technique. Ayan, nawala. Ayan. Tanya naman. Nanahimik yung speaker. Okay, ayan. Naka-power on pa yan siya. Testing natin. Testing natin na... Ayan, may naranasan dalawang speaker guys, oh. At player. Ayan. Nag-connect na rin tayo ng jack dyan para sa input. Audio input. So, meron dito ng kabang na RCA jack input. Okay, so, testing natin. Bila. Okay, ayan. So, okay na guys. Try mo na nga natin. Ayan, so, latakpan ko na lang. Ayan. So, buti na lang, napadpad si Sir Manny dito. Kasi kung sakaling tinuloy niya na bumili ng capacitor, so, mahal to. Kahit man yung 10,000 by 63 volts ngayon, nasa 100 plus din. Pero ano na, yung hindi na ganito kalaki, sobrang liit na. So kapag ganito talaga, ganito talaga ang bibilin mo, so nasa 1,000 plus to. So mahal. So pag dalawa, di 2,000. So buti na lang dinala na si Hermione dito. So yan lang, kulang lang pala siya ng wire. Ito lang pala ang kulang. Yan. Okay. Yan, okay na. So, sigurado matutuwa si Sir Manny nito. Yan, pansamantala mo naman papalam si Edwin Tech. God bless. At yan, keep safe sa inyo lahat.